ang nakaraan sa tadhana. Ba. Makalipas ang 16 na taon, magbabalik na siya para magiganti at bawiin ang kanyang anak. Magtatagumpay kaya siya? Paano kaya binago ng panahon at ang mga pagsubok si Giselle? Paano kaya ang dating dalagang kimi at mahiyain? Ngayon tila malakas at mabangis ng mandirigma. Sundan natin ang pagpapatuloy ng kwento dito lang sa Tadhana. Maraming salamat sa pagdalo sa 40th Trade Fair ng ating pinakamamahal na bayan ng De La Paz. It is my privilege to introduce you, Mayor Marisa Roman Reyes. Let's give her a round of applause. Andito siya! Fidel, andito si Giselle! Nakita ko, andito si Giselle! Posible yan! Sigurado mula sa kabilang partido nagpasabog. Anak, konting-konti na lang at mayayakap na kita. Sana hindi pa huli ang lahat. Sob, uy, ano yan? Alam mo, magti ka muna. Naman. Relax ka lang. Please, please, don't be too hard on yourself, okay? Naging emotional lang ako. Emotional lang ako kanina dahil nakita ko si Anna. Nakita ko rin yung dalawang kampon ni Satanas. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na may naniniwalang tao na mabuting tao sina Fidel at Marisa. Dapat ilabas na natin yung mga baho nila sa publiko. Please calm down. Huwag kang magpa-stress. Mag-uumpisa pa lang tayo. Ito. Yung Kalalo building, puno na ng tenants. Yung dormitory, almost full na rin. Tapos yung nail salon, magbubukas na next month. Ngayon naman itong fitness gym. We're on a roll. Yes, love, and in no time, we will acquire and build more businesses, okay? Alam kong itong fitness gym ni Marisa yung pinakamurang na-acquire natin. Pero dito ako pinaka na-excite. Nasa first step na tayo ng pag-iiganti natin sa mga Reyes.
humanda na sila. Popo, wait lang ha, wait lang. Alam mo, magtika muna bago uminit sa ulo. Sige na. Win-win pa to. Oh, win na win. Inom na, inom na. Dad! Hey! Oh my God, Dad, you won't believe what just happened! What happened there? May nagpasabog sa event namin sa plaza. Oh my God, I'm so embarrassed. Kitang-kita ng mga supporters ko paano ako nagpanic at nag-chicken out. Nakakahiya talaga! May casualties ba? Dapat nagpasalamat ka na't hindi ka nasaktan. Dad, I don't give a damn about any casualties. What's important to me is my image. Marisa, oh my God, Marisa. Pinagandaan ko pa naman yung speech ko today. Ay, Ana. Saan ka galing bata ka, ha? Bakit ngayon ka lang? Ma, dumaan lang po kami ng mga friends ko sa coffee shop for late lunch. Nakuha mo pa talaga maglamerda, ha? Kahit pinaputok ka na kami ng daddy mo sa plaza kanina. Huh? Stop it! Wala ka talagang silbi! That's enough! Ginagawa mo na naman siyang punching bag! Alam mo? Ano? Namimihasa tong batang to sa kakakonsinti mo eh! Don't you forget that I am your daughter! Ha? Tama lang naman ata na gawin kong punching bag to? Total mo mawawala na sa akin yung fitness gym ko! Ha? Magsama kayong dalawa! Wizet! Tana. Lolo, bakit ganun po si Mami? Di ba po dapat inaalagaan niya ako? Bakit palagi na lang po niya akong sinasaktan? Eh, di ba dapat nga po siya yung protekta sa akin? Lagi nga po akong sinasabihin ng mga kaklase ko na swerte ko raw dahil mayaman ako. Swerte ba yun? May pera ka nga, pero bugbog sarado naman. Anak po ba ako ni Mami, Lolo? Hang in there, Ana. Okay, go. Grab. Oh, nice. One. Sabah? One more. Last. Okay. Oh! Sama. Oh. Hey. Jump, snake. Oh, water break. Sandali lang, sandali. Nandito kayo ba? Ang kikigil pa ako. Uy, pwede yung pagkamatay ng magulo ko. Gusto ko pawiin si Ana. Tingnan lang. Okay. Love, grab yun naman, alam mo. Sige lang, ba't kaya suntok-suntokin mo na kaya ako ng halik? Ano? Suntokin mo na ako ng halik. Ano gusto mo? Ha? Huh? Oh, ayan, oh! Oh, 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 grabe na, naka-recharge! Ayan, okay na? Na-recharge ako dun, ha? Kung nakagawa ka na ba ng sabihin na? Diba nga eh. Nakaka-resist kasi si Ma. Ano? Si Ana ba to? Si Ana nga ata to. Teka nga. Ana, girl! Ay. Ano na? Kanina ka pa namin hinahanap. Nandito ka lang pala. Kasi ako nakapag-review kagabi. Kaya naghahabol ako. And I need peace and quiet. Sorry naman. Ito kasi si Billy. Parang walking loudspeaker. Ang ingay. Ako talaga, be. Ano ba yung binabasa mo? Ana, ano yan? May pasa ka na naman. May pasa na naman po siya. Ganun na nga din last month. Sinabi niya ba sa'yo kung sino may gawa? Hindi nga po eh. Ang sabi niya, naumpog lang daw siya sa pinto. Pero sa tingin ko po, sinasaktan talaga siya sa bahay. Nakakaawa naman yung kaibigan ko. Ah, sige. Sige, Billy. Salamat. Umuwi ka na. Baka gabihin ka pa eh. Thank you din po. Ingat din po kayo.
yan? Hoy! Hoy! Hindi sa yan! Akin yan! Ang ginagawa mo! Hoy! Ano ba? Tama na! Ulit! Hindi ba alam na bawal itong ginagawa mo? Akala ko bawal na student ka! Walang masama sa pagsabi ng totoo, ha? Ang masama, yung magulang mo. Hindi lang sila basta-basta kurakot. Nang mamaltrato pa sila ng kapwa nila. Makiinit na ang sinasabi mo! May proof ka? Gusto wala! Mo pakita ko ba sa'yo? Gusto mo pakita ko sa'yo? Nananakit ka! Masakit ka ang kulit! Sa tingin mo yung ginagawa mo, hindi masakit, ha? Akin, tuwi! Ano ba nangingi? Alam ka ng buhay na may buhay! Ano ba? Ipapos kaya ano pang ginawa nila sa'yo! Ha? Ha? Ah! Umama ka sa amin! Huwag ka makialam dito! Ah! Kaya na! Umama ka sa amin! Sino kayo? Hoy! Maka! Ah! 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 Tuwi! Huwag ka mili! Hoy! Hoy! Ang ginagawa niyo, ha? Tapa mo! Sino kayo, ha? Agnes, huwag mo kong papatayin. Napagutos nila kami na manakot. Sino? Sino nagutos sa inyo? Mga Cruz! Kaya ka namin makaalis! Wala kami ibang dalang bakil! Sige, umalis na kayo bago ko pasabugin yung mga bungo nyo! Tara, tara! Tara, sakit! Kailangan ka na mag-alala sa akin, ha? Magin mo na lang ako, G. Gusto mo bang ihatid na kita sa inyo, ha? Thank you, Miss G. Hindi ko po tatanggan yung offer mo. Saka natatakot na rin po ako mo yung mag-isa. Ikaw, okay ka lang ba? Gusto mo ba ihatid din kita sa inyo? Ayos lang ho. Malapit na rin naman po bahay ko dito, eh. Salamat, ha? Ingat ka, Anna. Dito po ako nakatira. Thank you po uli sa pag-attend. Bye-bye po. Sa pagkukrus ng landas na mag-ina sa unang pagkakataon, itutuloy pa kaya niya ang paghihiganti o mababago pa ang kanyang isip? Mami, mano po. You're late! Di ba sinabi ko sa'yo may event tayong pupuntahan? Saan ka na naman nagaling? Sagot! Marisa! Stop it! Maawa ka naman sa bata! Anak, if you don't feel like going, just stay here at home and rest.
ganyan yan eh. Dahil pinapakialaman mo yung pagpapalaki ko sa kanya. Mami, alam mo ba kung bakit late ako umuwi ngayon? Because I was almost kidnapped by your political rivals. Oh really, what now? You're making up some excuse? No, I'm telling the truth! Kahit itanong mo pa dun sa isang schoolmate ko, hindi ko talaga maintindihan. Ako na nga yung muntik mapahamak, pero ang sama mo pa rin sa akin! Instead of asking if I'm okay, you seem to find more pleasure in hurting me. Because you're a brat. You're a brat. Marisa! I said stop it! Ano ka ba? Anna, go to your room. Now! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Huwag mo nang sasaktan ng anak ko. Kundi ano? Kung hindi ano? Ang yapang mo din eh, no? Hanggang salita ka lang talaga eh. Sige, baka gusto mong patayin ko kayo ng bastarda mo. Nay, Tay, pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw sa inyo. Ito nga po pala yung asawa ko, si Luke. Siya po yung nagligtas sa akin. Balang araw din po, makakasama ko yung apo niyo dito bumisita. 16 years old na po siya. Napakagandang bata. Kapatid ba si Giselle? O si Giselle ba yun? Anna. Hi. Hi. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw, okay ka ba? Salamat nga pala sa pagtulong sa pagligtas sa akin na kahit nagalit ka sa pamilya ko. Ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Tandaan mo yan. Tsaka mukha ka naman mabait as a person eh. Mukhang mabait ako. Sure ka na ba dyan? Uy! Sumero. Ay, oh, para sa'yo pala. Pasensya ka na, yan na kasi kaya ng budget ko eh. Naniligaw ka ba? Uy, hindi pa. Ay, hindi pala. I mean, hindi. Peace offering. Gusto ko kasi sana mag-sorry sa'yo, Anna. Sana mapatawad mo ako sa mga sinabi ko sa'yo masasakit last time. Hala yun. Tsaka gutom na ako. Sige, kain ka. Sure tayo. Oh, sige. Kain ka. Ano ka lang? Paborito ko ito. Marisa, may bayar na po ba talaga itong gym? Oo eh. Hindi ko nakasatay i-sustain itong gym eh. Paano naman po kaming mga naging loyal employees mula noong 2008? Eh, papakiusapan ko lang yung bagong may-ari. Pakikitain ko nga dito mamaya eh.
aromatherapy oil na to. Subukan namin pasukin tong negosyo na to eh. Tapos na tayo, Coach? Yes, ma'am. Hala? Okay na, ma'am. Excuse me. Hi, Mrs. Reyes. I'd like you to meet the new owner of Marisa's Fitness Gym, Mrs. Giselle Calan. Grabe ka naman. Konting boom lang, triggered ka na agad. Paano kung... Para? Anong ginagawa ng malanding ambisyosang to sa gym ko, ha? Correction. Hindi ako malandi, ambisyosa lang. Isa pang correction. Hindi na ikaw ang may-ari ng fitness gym na to. I am the new owner. Kaya pwede ba? Tumabi ka dyan dahil paharang-harang ka. Ha? Ang tapang mo na ngayon eh. Samantalang dati, para kang puting na madaling tapak-tapakan. Gusto mo ba ng throwback, Giselle? Naaalala mo ba kung paano pinaalis ng tauhan ko yung mga magulang mong walang kalaban-laban? Lahat ng paghihirap ng magulang mong pobre ay dahil sa'yo. Malandi ka kasi, kaya pati ang anak mo, damay. Bang, 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 bang! Ay! Ay! Tama na po! Tama na, day! Tama na! Sounds familiar, Giselle. Shall we do a repeat performance? Total uso naman ngayon ang adaptation at revivals. Shall we do it again? Huwag ka masyadong magmataas, Giselle. Because you know I'm capable of ruining your life. Baka gusto mong pati ang anak mo, dami. Don't touch me. Magsuntukan tayo, gusto mo? Tara. Sige. Kahit mas matanda ka pa sa akin, di kita aatapsan. Si Mayor Marisa Roman Perez.
malapit na maging mahirap. Itong fitness gym na to, ito na ang huling business niya. At yung mansyon niya, malapit na rin ipagbili. Eh, huwag na kayong magbulag-bulagan. Huwag na kayong pumayag na maghari ang pamilyang Romana Trejes dito sa De La Paz. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Magbabayad ng ano, ng gym mo? Nagbayad na ako! Gusto mo bang isang payad ko sa'yo pinagbayad ko? Ha? Isang payad ko sa'yo sa pinagbayad ko dito sa bulok mo na gym? Get out of my gym now! Tama ka! Ano kayang hakbang ang gagawin nila Fidel at Marisa ngayong alam na nila na buhay pa pala si Giselle? Paano nito babaguhin ang buhay ng walang kamalay-malay na si Ana? Maaapektuhan din kaya pati ang buhay pag-ibig ng mag-ina? Sundan natin ang mga susunod na eksena sa susunod na Sabado, dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. You're about to die. Marisa! Daddy! Tama na! Sinabog si Pa! Pidan! Tigigan mo ba? Daddy! Tama na, Marisa! Ako ang asawa mo! Oo! Ikaw ang asawa ko! Kaya ako din puputol! Sa sungay mo! Sumusoba ka na! Daddy!